Hi mga ka-sweetie, magandang araw po sa inyo lahat. Welcome to my channel, OFW Live, ang channel ng mga overseas Filipino workers. Ang tanong, gusto mo rin bang maging OFW? Gusto mo rin bang mang ibang bansa? Kagaya ko? So ang tanong, paano? So ngayong araw, ating pag-usapan yung mga bagay-bagay o yung mga basic steps kung paano mag-apply sa ibang bansa. Ano-ano ba ang mga dapat gawin? So kung ikaw may balak papuntang ibang bansa, kung bago ka pa lang, so huwag mong kaligtaan na panuurin itong video nito. Para sa inyo to mga guys, mga ka-sweeties. So wala kang ibang gawin kundi keep on watching! Bago tayo mag-umpisa sa ating talakayan ngayong araw, sa mga bago pa lang sa channel ko, nais ko munang ipakilala ulit ang aking sarili. Who is Pogi behind this channel? Well, I'm Bong Palomar or Bong Jimeno Palomar, isang OFW dito sa Morocco for almost 2 years na. So nag-umpisa po akong maging OFW since 2005 sa bansang Kuwait. Karating na rin ako ng Dubai, Lebanon, Egypt at marami pang iba. So ngayong araw gusto kong i-share sa inyo or pag-usapan natin yung mga pamamaraan or yung mga basic steps kung paano mag-apply papuntang ibang bansa. So stay tuned! Number one, valid IDs. Saan po ba gagamitin yung mga valid IDs? Well, ang valid IDs, isa ito sa mga requirements sa pagkuha ng passport, sa pagkuha ng birth certificate, sa pagkuha ng NBI clearance abroad, sa pagkuha ng police clearance, at marami pa. So ano-ano po ba yung mga example ng mga valid IDs na kailangan natin sa pag-apply? Well, kung ikaw mayroon ka nito or first time mo palang mag-abroad, so napaka-importante na kumuha ka mula ng valid ID. So ano-ano ba bang mga example ng valid IDs? Well, number one is ID. Hindi yung ID na lumang ID na card. Dapat yung UMID, yung bagong ID na ngayon ng SSS. So nandiyan si Pag-IBIG ID, dapat yung laminated. So nandiyan si GSIS ID kung ikaw naman yung empleyado ng gobyerno. Lalo-lalo na sa mga teachers or another government sector, basta Government Service Insurance System ID. Nandyan si PRC, Professional Regulatory Commission ID. Voters ID kung ikaw yung butante. Well, siyempre lahat naman tayo butante, di ba? So nandyan yung e-card or electronic card ng Overseas Welfare Administration or OWA. So ano pa, pag ikaw yung matanda, kailangan natin yung uugod-ugod ka na, kailangan natin yung senior citizen ID. So malapit na rin ako niyan, kasali ng mga senior citizen ID na yan. So ano pa, postal ID yan. Isa yung mga valid ID yan na kailangan natin sa pagkuha ng anumang mga dokumento. Postal ID. So kung nag-a-apply ka naman bilang seaman, nandiyan yung Seafarer's Record Book para sa mga seaman. So hindi ko pa napanood na encounter, so alamin niyo na lang. so sa mga minor naman or sa mga estudyante, so kailangan natin yung student ID. Number two, authenticated birth certificate. Saan po ba kailangan yan, kuya? Ang authenticated birth certificate is isa yan sa mga requirements para sa pagkuha ng passport. Dapat authenticated, dapat yung may tata or yung talagang may seal
Hindi lang kung saan-saan nyo kinuha yan na sa Ricto or something saan nyo pinagawa yan, hindi po pwede yan. Pag na-detect ni DFA yan, ibabalik yan sa inyo. So, hindi ma-practice yung pagkuha niya ng passport. So, sayang lang yung pawis niyo. Ang authenticated birth certificate, it's either na makuha niyo sa head office ng NSO or it's either sa mga municipality, sa panyo, sa mga bayan-bayan or minsan sa barangay or minsan sa mall, mayroon din silang mga booth doon. So, napaka-panang naman, napaka-simple o napaka-bilis kumuha ng authenticated birth certificate. May pipilapan na kayong konti doon tapos maglaan lang kayo ng konting bayad kasi may bayad po yan. Wala pong libre ngayon. Diba? Wala pong libre. Number 3. NBI clearance for abroad. Abroad tayo eh. So, saan po ba kailangan? Bakit kailangan pag NBI clearance for abroad? Well, isa yan sa mga requirements sa pag-apply sa abroad dahil itong NBI clearance to prove na wala kang mga criminal record bago ka umalis ng bansa. Amalin mo, nakapatay ka, napatay mo si Juan de la Cruz pala tapos nagpatago ko lang yan sa tabi-tabi. So, kailangan talaga yung NBI clearance kasi chinecheck ng NBI yan kung ano yung mga status ng buhay mo, kung ikaw ba yung rapist, kung ikaw ba yung drug lord. So, dapat ma-investigan muna yung pagkatao mo bago ka mang ibang bansa. Kasi, malay mo, patakas ka lang pala o manirahan ka doon, napatay mo si Juan de la Cruz. So, kailangan kumuha ng NBI clearance for abroad. So, bawat bayan naman ngayon o kung saan-saan, minsan sa mga loob ng mall, nandyan yung mga booth ng NBI, napaka-simple lang. Ah, wala pala is mag-pan kayo sa online, mag-apply or mag-fill up kayo doon. Tapos pupunta mismo kayo doon sa pinaka-NBI na site para doon i-process yung bayan nyo para kumuha ng NBI clearance. Okay? Number 4. Police clearance. So, ang NBI clearance at saka police clearance, halos magka-pariho lang din naman kasi ang police clearance, i-check ng mga police kung may record ka sa kanila mga presinto. Same like din NBI, is referred to criminal record. Kaya lang, ang police clearance, may mga bansa or may mga agency naman hindi nagre-required na kumuha ng police clearance. Nandito po ako sa Morocco. Bago ako umalis ng Pilipinas, kompleto yun. Mayroon NBI clearance, mayroon ding police clearance. Kasi, pagdating dito, kailangan nila yung police clearance ko at saka NBI kasi to prove na wala ka talagang criminal record doon sa bansang pinanggalingan mo. Para isa yan sa mga requirements sa pagkuha ng mga ID dito like civil ID, ID na parang ikama. Sa amin tawag dito is Moroccan ID. So, pag wala ka niyan, hindi ma-process, walang silbi. So, anong silbi mo? PNP. Wala kang silbi dito. Hindi ma-process yung pinaka-ID mo dito kasi kulang ka sa requirements. So, dapat, bago ka umalis, kumplituhin mo muna yung mga dapat kumplituhin. Okay? Number 5. So, mayroon ka ng birth certificate, mayroon ka ng valid IDs. Number 5 is, magpa-schedule ka ng appointment sa DFA. Kasi hindi na uso pila-pila ngayon doon sa DFA. Kailangan natin, bago tayo mag-apply ng passport, kailangan muna natin mag-schedule ng appointment sa online. So, may mga kailangan ka fill upan doon sa site na yon. Unang-una, mag-enter kayo ng email address nyo. Tapos yung lugar kung saan kayo nabilong. Kasi doon ikakuha ni generate ni computer yung slots para doon sa online kung saan man kayo nabilong. At saka minsan pag nag-kuan kayo, nag-apply kayo ng appointment, minsan walang kuan, walang bakante. So dapat matyaga lang kayo kasi ganun talaga. Ang magandang pag-apply dyan sa online is dapat gabi para magkaroon kayo ng slots.
Eh bakit kailangan nyo talaga mag-kwan, mag-online? Well, isa yan sa mga requirements ni DFA, yung online application form, kasi ipiprint nyo yan eh, bago kayo pumunta doon sa pinaka DFA mismo. Tapos may pipil upan pa kayong online application yan, yung true name nyo talaga. Ano, nandun, may application form doon. Ipiprint nyo yan at saka yung, ano tawag doon, at saka yung online, yung slots, para yun, i-attach mo doon sa requirements mo para sa pagkuha ng passport. Pag wala ka yan, walang silbi. Dapat, mag-online ka muna. Kasi pagkakaalam ko, is yung mga special lang yung pinagbibigyan doon na direct talaga mismo sa pagkuha ng passport. Like, yung mga buntis. Buntis, kagaya ko, buntis ako. Pero hindi ito tawa. Karni, isda, yan ang laman nito. Yung mga disabled, di ba? Yung mga kapansanan. So, sila lang talaga yung mga priority day. Sila yung may karapatan ng pumunta din. Pero tayong mga normal, tayong mga malalakas pa, dapat nating dumaan sa online. Okay? Online application. Woohoo! Number six. Passport. So, ito yung pinakahihintay na lahat at pinaka-importante sa lahat ng dokumento para sa pag-apply papuntang ibang bansa. Passport. Ano ibig sabihin ng passport? Well, maniwala kayo sa hindi. Nung elementary ako, kabisado ko na ibig sabihin ng passport. Alam ko, karamihan sa inyo hindi alam yung definition ng passport, pero alam ko. Elementary ko pa ito alam. Passport is a travel document that identifies the person as the citizen of the country. Di ba? Ang galing ko. Nung elementary ko pa alam yan. Wala pa akong kamuang-muang noon. So, kailangan natin kumuha talaga ng passport kasi yan. Diyan nakakuan eh. Naka-detail yan sa passport. Nandiyan yung pagnanakan mo. Nandiyan yung issuing date ng passport. Kailan siya may expire. Yung nationality mo, Pilipino, Hindi, Bangladeshi, Nepali, kung ano ka man. So, nandiyan nakalagay sa passport. At isa pa, hindi ka makaalis ng bansa kung wala kang passport. Diba? Sabi ko nga kanina, passport is a travel document. Travel document. So, hanapin sa iyo ng immigration yan. Umalis ka dun sa bansang pinanggalingan mo. At dun sa immigration ng bansa na pupuntahan mo. So, dapat kasi tinatatakan yan. Passport, nandiyan din na naka-indicate yung mga visa natin kung ano mga bansa tayo pupunta, di ba? So, kailangan talagang kumuha ng passport. Meron yung mga express ngayon, like, kung normal lang naman is 950 ata. Ang passport is makukuha mo dyan sa mga, doon, makukuha mo doon, makikita mo doon sa online, pag mag-online ka. Nandun yung mga lugar, sa mga provincial office or sa DFA sa Asiana or basta marami, minsan sa mga mall meron din sila. So, kailangan mo talaga yan. Kompletuhin mo muna bago ko umalis na bansa. Gunggong! Marinig kita sa mukha eh! Whew! The last but not the least. Number 7. Siyempre, kompleto ka na sa requirements. Ano pinihintay mo? Mag-apply ka na. Diba? Kasi, abroad eh. So, dapat payo ko lang mga kasuwiti, dapat piliin yung mga agency na lehitimo o mag-apply kung saan-saan. Dapat doon sa mga talagang may mga POEE license. Kasi, until now, marami pa rin sa ating kababayan yung naluloko. Grabe. Ito mga recruiter na mga putok sa buho. Pinasamantala yung mga kahinaan natin, mga mahihina. Diyos ko. So, nasa sa inyo po yan mga kasuwiti. Dapat piliin yung mga agency na pag-a-apply natin papuntang ibang bansa. Kompleto naman yan. Pero ang payo ko sa inyo, kung may time sana kayo, is bisitahin yung www.workabroad.com. Kasi ever since the world began, yun ang ginagamit ko. Yan ang pinapasok ko. May account ako doon. At dyan sa workabroad.com, kompleto po yung agency dyan, kompleto yung mga hiring, depende sa kategory ng inyong trabaho, nandiyan yung iba't ibang bansa.
So may separate topic din ako para dyan. Nandiyan yung iba't ibang bansa para mag-apply. So i-click niya lang doon. Let's say for example, Iraq. I-tatay yung Iraq doon. Lalabas doon sa bansang Iraq yung mga trabaho na available doon. So maraming salamat. Sana nakapulot kayo ng aral kahit pa paano. Kung bago pa lang sa channel na ito, huwag mong kaligtaan mag-subscribe at pinutin yung notification bell para marami pa tayong pag-usapan kagaya nito sa buhay ng OFW. Until next video mga kasweety, mga kapatid, magandang araw po sa inyo lahat at God bless you all. Thank you!